Ang mga gawa ng mga apostol, unang kabanata. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal, at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya. At natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 mga kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, mga kapatid, kailangang matupad ng sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirhan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya't dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang siya'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula nang bautismuhan ni Juan si Jesus hanggang sa siya ay inakyat sa langit. Kaya't iminungkahi nila ang 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Husto. Pagkatapos, sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakita po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang inyong pinili upang maglingkod bilang apostol
kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ay idinagdag sa 11 apostol. Gawa, 2 Kabanata. Nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba taga-Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita sa ating wika? Tayo'y mga taga-Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea at Cappadocia, Ponto at Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya na malapit sa bayan ng Sirene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. May mga taga-Kreta at Arabia rin. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa mga kahangahangang ginawa ng Diyos?" Hindi nila lubusang maunawaan ang nangyari, kaya't nagtanungan sila, "Ano ang kaulugan nito?" Ngunit may ilang nagsabi ng pakutya, "Lasing lang ang mga yan!" Kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, "Mga taga-Hudeya at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon, ang nakikita ninyo'y katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay mariligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga palatandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. Ang Jesus na ito, na ipinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan, sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito, gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, "Nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya. Dahil dito, natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak.
at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay. Dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing, at naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihing, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang ipinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin, tulad ng inyong nakikita at naririnig. Hindi si David ang umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. Kaya't tinanong nila si Pedro at ang ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat namin gawin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Gawa, 3 Kabanata. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo
at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Habang nakahawak siya kina Pedro at Juan sa lugar na tinatawag na portico ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Nang makita ni Pedro ang mga tao, sinabi niya, "Mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinititigan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Niluwalhati ng Diyos ng ating mga ninunong sina Abraham, Isaak at Jacob, ang kanyang lingkod na si Jesus na isinakdal ninyo at itinakwil sa harap ni Pilato. Gayong ipinasyan na nito na palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at hiniling na palayain ang isang mamamatay tao. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa pangyayaring ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubosang nagpagaling sa kanya, tulad ng inyong nakikita. Mga kapatid, alam kong hindi ninyo nauunawaan ang inyong ginawa, gayon din ng inyong mga pinuno. Sa ganitong paraan ay natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay kailangang magdusa. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. At nang sa gayon, ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Susuguin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula pa noong una para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sapagkat sinabi ni Moises, mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Ang lahat ng mga propeta, kasama si Samuel at ang mga kasunod niya, ay nagpahayag din tungkol sa panahong ito. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno, ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lahi, kaya't matapos buhayin ng Diyos ang kanyang lingkod. Sa inyo siya unang isinugo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masamang pamumuhay. Nagsasalita pa sina Pedro at Juan sa mga taong bayan nang dumating ang mga paring Hudyo, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol dahil itinuturo ng mga ito sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay. At iyon ang katibayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa at ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. Kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagtipon sa Jerusalem ang mga pinuno ng mga Hudyo, ang mga matatandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Pinatayo nila sa harap ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o sa kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga tagapanguna at mga pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpung ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga Nazareth na inyong ipinako sa krus ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas."
Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang malaman nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Nabatid nilang dating kasamahan ni Jesus ang mga ito. Ngunit dahil kaharap nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi nina Pedro at Juan, wala silang masabi laban sa dalawa. Kaya't ang dalawa ay pinalabas muna ng kapulungan at saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Hayag na sa buong Jerusalem na isang pambihirang himala ang naganap sa pamamagitan nila at hindi natin ito maikakaila. Upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kaninuman sa pangalan ni Jesus. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos." Hindi maaaring din namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Wala silang makitang paraan upang parusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Kaya't binalaan nila ang dalawa ng lalo pang mahigpit at saka pinalaya. Ang lalaking pinagaling ay mahigit ng 40 taong gulang. Nang palayain na sina Pedro at Juan, pumunta sila sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong pari at ng mga pinuno ng bayan. Nang marinig ito ng mga mananampalataya, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Panginoon, kayo po ang lumikha ng langit at ng lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming ninunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hintil at ang mga tao'y nagbalak ng mga bagay na walang kabuluhan? Naghanda para sa digmaan ang mga hari sa lupa at nagtipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon nga sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato, kasama ang mga hintil at ang buong Israel, laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Nagkatipon sila upang isagawa ang lahat ng bagay na inyong itinakda noong una pa man, ayon sa inyong kapangyarihan at kalooban. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ang inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin ninyo na sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang kanilang pinagtitipunan. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng mananampalataya. At di itinuring ninuman na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Taglay ang dakilang kapangyarihan. Ang mga apostol ay patuloy na nagpapatotoo tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ang masaganang pagpapala ay tinaglay nilang lahat. Walang kinakapos sa kanila, sapagkat ipinagbibili nila ang kani-kanilang lupa o bahay. At ang pinagbilhan ay ipinagkakatiwala nila sa mga apostol. Ipinamamahagi naman iyon ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ganoon ang ginawa ni Jose, isang levitang taga Cyprus na tinawag ng mga apostol na Bernabe, na ang ibig sabihin, anak ng pagpapalakas loob. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ipinagkatiwala sa mga apostol ang pinagbilhan. Subalit, mayroong mag-asawa na nagbenta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapphira naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na sinang-ayuna naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, "Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa bago mo ipinagbili ang lupa? Hindi ba iyo iyon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos!" Nang marinig ito ni Ananias, siya'y nalagutan ng hininga at bumagsak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon
ay pinagharian ng matinding takot. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay at siya'y inilibing. Pagkaraan ng may 3 oras, dumating naman ang kanyang asawa na walang kamalay-malay sa nangyari. Kinausap siya ni Pedro. Sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang kabuuang halagang pinagbilhan ninyo ng inyong lupa? Opo, iyan lamang. Sagot ng babae, kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit nagkaisa kayong subukin ang espiritu ng Panginoon? Hayan, kadarating pa lamang ng mga naglibing sa iyong asawa, at ikaw naman ngayon ang isusunod nila. Noon din nabuwal si Sapphira sa paanan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na siya, kaya't inilibing siya sa tabi ng kanyang asawa. Nakadama ng matinding takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Maraming himalang ginawa ang mga apostol na pawang nasaksihan ng mga tao. Sa portiko ni Solomon, nagtitipon ang mga mananampalataya. Ngunit natatakot sumama sa kanila ang mga di mananampalataya kahit na pinupuri sila ng mga ito. Samantala, parami ng parami ang mga lalaki at babaeng sumasampalataya sa Panginoon. Dinadala sa mga lansangan ang mga may sakit at inilalagay sa mga papag at banig upang pagdaan ni Pedro ay matamaan man lamang ng kanyang anino ang ilan sa kanila. Dumating din ang maraming tao mula sa mga karatig bayan ng Jerusalem. Dala ang kanilang mga may sakit at mga pinapahirapan ng masasamang espiritu at gumaling silang lahat. Labis na nainggit sa mga apostol ang pinakapunong pari at ang mga kasamahan niyang saduseo. Kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumunta kayo sa templo at ipahayag sa mga tao ang lahat ng bagay tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Kaya nang mag-uumaga na, pumasok sa templo ang mga apostol at nagturo sa mga tao. Nagtipon naman ang pinakapunong pari at ang kanyang mga kasamahan at tumawag ng pangkalahatang pulong ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at ng pamunuan ng Israel. Ipinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit ang mga ito ay wala na nang dumating doon ang mga kawal. Kaya't nagbalik sila sa kapulungan at nag-ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang pintuan ng bilangguan at nakatayo roon ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ito, nabahala ang mga punong pari at ang kapitan ng mga bantay sa templo. Hindi nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Siya namang pagdating ng isang taong ganito ang sabi. Tingnan po ninyo, ang mga lalaking ipinakulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't pumunta sa templo ang kapitan kasama ang kanyang mga tauhan. Kinuha nila ang mga apostol, ngunit hindi sila gumamit ng dahas sa pangambang baka pagbabatuhin sila ng mga tao. Iniharap nila sa kapulungan ang mga apostol at ang mga ito'y tinanong ng pinakapunong pari. Hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong itinuturo at nais pa ninyo kaming papanagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Sa Diyos kami dapat sumunod at hindi sa tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno, ang muling bumuhay kay Jesus, na pinatay ninyo nang siya'y inyong ipinako sa krus.
iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ang mga Israelita ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan at nang sa gayon ay magkamit sila ng kapatawaran. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nagngit-ngit sa galit ang mga bumubuo ng kapulungan nang marinig ito at nais nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit tumayo ang isa sa kanila na ang pangalan ay Gamaliel, isang pariseyong guro ng kautusan at iginagalang ng buong bayan. Iniutos niyang ilabas muna ang mga apostol at pagkatapos ay nagsalita. Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin ninyo sa mga taong ito. Hindi pa nagtatagal mula nang lumitaw si Teudas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkahiwa-hiwalay ang kanyang mga tauhan at nauwi sa wala ang kanilang kilusan. And it all came to nothing. After him, pagkatapos, lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala ng mga mamamayan at nakaakit din ito ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't ganito ang payo ko, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila. Kung ang kanilang plano o kilusan ay mula sa tao, ito'y kusang maglalaho. Ngunit, kung ito'y mula sa Diyos, hindi ninyo ito mahahadlangan at lilitaw pang kayo'y lumalaban sa Diyos. Sinunod nga nila ang payo ni Gamaliel. Pinapasok nila muli ang mga apostol. At matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito'y pinalaya. Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreo ang mga Helenista. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng Espiritu, at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem at maraming paring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya
ng ganito. Narinig namin nilalayad niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo raw ay gigibayin itong si Jesus na taga-Nazaret at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pari, totoo ba ang lahat ng ito? Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa, bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupain ituturo ko sa iyo. Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupain ito na inyong tinitirhan ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit na kapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupain ito ay magiging pag-aari niya at nang magiging lahi niya, kahit na wala pa siyang anak noon. Ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito. At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8th araw. Ganoon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob. At ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki na naging mga ninuno ng ating lahi. Ang mga ninuno nating ito ay nainggit kay Jose, kaya't siya'y ipinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. Siya'y ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambahayan ng hari. Nagkaroon ng taggutom at matinding paghihirap sa buong Ehipto at Kanaan. Maging ang ating mga ninuno ay walang makunan ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno sa unang pagkakataon. Sa 2nd pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito'y ipinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya nito, 75 katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay. Gayun din ang ating mga ninuno. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Nang sumapit ang panahong para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, maraming marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Sa panahong iyon, hindi nakilala ng hari ng Ehipto si Jose. Dinaya at pinahirapan ng hari ang ating mga ninuno at sa pilitan niyang ipinatapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan at nang siya'y itapon, inampun siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ang kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ang kanilang kalagayan.
nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila. Kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang dalawang Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sabi niya, "Mga kaibigan, pareho kayong Israelita. Bakit kayo nag-aaway?" Subalit tinabig siya ng lalaking nananakit at pinagsabihan ng ganito, "Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Nais mo rin ba akong patayin gaya ng ginawa mo kahapon doon sa Ehipsyo?" Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng dalawang anak na lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanyang nakita at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon, "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaak at Jacob." Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal ang lupang kinatatayuan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto." Itinakwil nila ang Moises na ito ng kanilang sabihin, "Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin?" Ngunit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Sila ay inilabas niya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya roon sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, "Ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko." Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto." At gumawa nga sila ng isang diyos-diyosan na may anyong guyang baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang diyos-diyosang hinugis ng kanilang mga kamay. Dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta, "Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay ang santuwaryo ni Molech at ang bituin ng inyong Diyos na si Refan. Dahil ginawa ninyo ang mga rebultong ito upang sambahin, dadalhin ko kayong mga bihag sa kabila pa ng Babilonya." Kasama ng ating mga ninuno sa ilang, ang toldang tipanan na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa anyong ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinaladala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanahunan ni David. Kinalugdan ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel.
Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang aking tuntungan. Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo! Ang mga puso at tainga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi naman ninyo ito sinunod. Nagngit-ngit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita akong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanan ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay.